Okay, ito, continuation about tungkol sa aking kapatid na nag-apply. Na ang alam namin ay dapat ay nasa Dubai siya, but napunta siya sa Saudi. Nasa Abu Dhabi daw siya. Saudi daw yung part ng Saudi. Umalis po siya sa Pilipinas. Ang alam po namin lahat ay Dubai siya mapupunta. At saka wala po siyang agency sa Pilipinas. Ang sabi niya ay direct hire. So, pumayag naman ako kasi marami ako naririnig na mga direct hire basta punta ng ano ng Dubai. Yung nangyayari na may agency sa Dubai na kumukuha ng mga Pinay sa Pilipinas na walang agency sa Pilipinas. Kumbaga, magpapadala na lang ng visa para yung nasa Dubai, pagkatapos pagdating sa Dubai, doon na lang sila maghahanap ng magiging amo nila. Yun po ay mga DHs nga po sa Dubai. Marami na po akong naririnig na ganyan. So, pumayag ako sa situation ng kapatid ko. Pero, nagsabi naman siya sa akin na kung saan ang maganda. Kasi first, nagtanong din siya about sa Saudi. Sabi ko, wag daw wag siya pupunta ng Saudi kasi napakahirap sa Saudi. Unang-una, babae siya. Okay lang sana kung lalaki siya. Ay, kaya lang, babae. So, sobrang delikado. At saka, pangalawa, napakalayo na ng Saudi. At saka, pangatlo, ay hindi open country ang Saudi. So, mahirap kapag sa Saudi. Yun ang unang-unang sinabi ko sa kanya. But, nung nakaalis na siya, sobrang excited. Siyempre, first time niya mag-abroad, 31 years old. And then, siyempre, inaano niya, kikita na siya na malaki. Ang ina-expect na kita ang sahod niya ay 21,000 daw in pesos. Alam namin ay sa Dubai siya. Dubai siya nag-stay. Naghanap siya. Yung agency, siyempre, nag-ano ng amo kung saan sila mapupunta. And then, pagkatapos, anong nangyari? Di sa Dubai sila nag-stay, no? Waiting siya. Hindi ko alam kung ilang araw siya nag-stay sa agency. Kung meron ba isang linggo, hindi ko alam. I forgot na. Hindi ko rin naman tinanong. And then, nung sinabi na lang niya sa akin na nasa, may amo na siya at nasa Abu Dhabi daw siya. At sabi ko, saan ba yung Abu Dhabi na yan? Nasa Saudi daw siya. So, nasyak ako. Bakit ba? Ang Saudi ba? Tsaka Dubai, magkalapit ba? Sabi nila, magkalapit daw. Bumiyahe daw siya ng siguro isang oras. Simula doon sa Dubai, puntang Abu Dhabi. So, ganong, mga ganong katagal yung biniyahe niya. So, inis na inis ako. Sabi ko, ang hirap ng ganyan. Kasi expect mo na sa Dubai ka, pagkatapos mapupunta ka sa Saudi, parang nakaka-bad trip, di ba? At saka yung nag-recruit, etong nag-recruit, kasi ang ito po ang iwasan nyo, ha? Kasi yung mga nagre-recruit, karaniwan nagre-recruit, mga hindi yan OFW, hindi nila naranasan, basta yung maging OFW, okay lang sana kung naranasan nila yung bilang OFW na nag-recruit sila at alam nila yung mapupuntahan ng mga ni-recruit nila na hindi naman mapapasama. Pero mo ang usapan na nag-recruit sa kanila, yung taong kumuha sa kanila sa Pilipinas ay sa Dubai sila dadalhin. Ba't napunta siya? Pati yung friends niya, kasi nag-asama din yung kapatid ko ng isang kaibigan niya. Napunta din sa Saudi. Ang sabi sa kanila ay Dubai. But napunta sila sa Saudi. Gano pandoloko ang ginawa sa kanila? Diba? Ang masama pa nito, hindi sinabi sa kanila yung patakaran. Ang alam lang nila, kaya nga sabi ko, hindi nila inalam kung paano patakaran kasi libre, wala daw silang gastos. Yung kasi yung kapatid ko before nag-apply do sa yun nakakuha siya sa FB din niya nakuha yung nag-recruit sa kanya. Kaya kayo ay please mag-ingat sa pagse-search at yung mga taong kukuha sa inyo para lang kayo makapunta sa ibang bansa.
Huwag niyo pong isipin na, ay, bahala na, basta makaparating lang ako sa ibang bansa, okay na, bahala na pagdating daw. Huwag pong ganun. Huwag pong ganun dahil hindi niyo po alam kung anong kinay mapupuntahan niyo sa ibang bansa. Huwag pong ganun. Make sure na safe yung inyong pupuntahan. At before kayo umalis, alam niyo yung mga advantage at saka disadvantages na mangyayari. Dapat alam niyo po yan. Alamin ang lahat-lahat bagay-bagay once na mayroon mangyaring hindi maganda sa inyo. Yung kapatid ko po ay ngayon ay actually po may sakit na po siya. Hindi namin po maano, galit na inis na nga ho ako kasi yung kapatid ko po ay umalis, walang sakit. Nagpa-medical na siya sa Pilipinas na sabi ko, make sure na fit work ka. Kasi nga, dapat mag-apply siya na dito papunta Taiwan. So, nag-ano na siya, na fit work. Kasi po, dati nag-apply siya ng factory. Hindi siya natanggap dahil may tama daw yung baga niya. Pero that time, ay hindi naman daw siya inuubo. Hindi niya alam na may sakit siya. So, naggamutan po siya within 6 months libre. Health center yata, libre yung mga gamot. 6 months na gamutan yun. And then, taon bago uli siya nag-apply uli. Kaya ngayon, nung nag-apply siya, fit work na siya. Kaya nung bago, nung nasa agency daw siya, minedical din siya, wala naman daw nakita, fit work din. Kaya okay. But nung napunta siya sa employer niya, dun sa Saudi nga, within 3 days lang, inubo na siya. 3 days, inubo na siya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tanga-tanga nung kapatid ko, natulog ba naman sa sahig? Sa side siya natulog, sa sumiento, walang, ang latag lang, ikumot lang siguro, wala daw latag ng ano, basta sa sahig, sabi niya. May mga kasamahan siya, apat yata mga Pilipina, may mga kanya-kanyang bed, single bed daw yun. Ngayon, eh, nung first day daw, yung isang kasamahan niya, nag-offer na mag, ano, doon, tabi sa kanya. Kaya lang, nung hating gabi daw, ay lumipat sa sahig, natulog kasi nasisikipan. So, that time na ano yung kapatid ko, nahiya, siya naman ang natulog kinabukasan sa sahig. So, doon sa sahig na yon, natulog siya doon sa sahig na yon within 2 weeks. 2 weeks. Kasi yung kasama niya, napapaltan niya doon sa amo niya, yun ang papaltan niya doon sa bed na para magkaroon siya ng sariling bed niya. So, nagtiyaga siya doon. Alam niyo, inubo siya, panireklamo, at ang masama pa noon, sinabi na araw-araw siya na dumuduranan ng dugo. Dugo. Dugo talaga. So, kahapon, minake sure ko sa kanya talaga. Mas, ano, umuwi na lang siya kaysa hintayin niya kasi sabi niya magtitiis siya kahit 1 year mapambayad sa agency. Kasi itong agency, kapag hindi daw nakatapos ng contract, nasa Saudi siya ha, agency niya nasa Saudi. Kapag hindi daw nakatapos ng contract, magbabayad ng 180,000 pesos at iba pa yung ticket, plane ticket na galing Saudi. So magkano ang plane ticket sa galing sa Saudi? Umalis sila sa Pilipinas, walang ginastos, pero meron din siyempre yung ginastos yung kapatid ko, siyempre nag-pag-ano ng papers niya, siya ang mano kasi nag-apply siya, kumpleto na yung kanya documents bago siya nag-apply, kaya sarili niya gastos. So yun nga, wala siya na gastos do sa ano, sa Pilipinas. Pagkatapos ngayon, ayaw na niya do sa amo niya dahil may sakit nga siya ngayon, dumudura ng dugo. At saka pagpatay na trabaho, wala daw talagang ano, paspasan pagkatapos may apat na anak pa na maliliit. Mabait naman daw yung amo. May ano naman, kaya lang papatay na trabaho talaga. Konti lang yung rest nila, hindi ganun ka. No? Pero hindi ko kasi ano kasi yung eksaktong oras ng rest niya. Pero after meal, nasa tanghalian, nagkakaroon sila ng rest naman. Hindi ko lang alam kung isang oras o dalawang oras pwede sila mag-rest bago start na uli. Yun, hindi ko lang ano sigurado ko ano eksakto. And then yun nga, pagkatapos sabi ko umuwi na lang siya kahit na magbayad ng 180,000 or 230,000, wag na niyang panghinayaan nga kasi kung
may sakit siya. May sakit siya eh. Dumudual na ng dugo eh. Abay, cementerio ang kanya. Uuwian niya. Hindi pagkita. Ano mo yung pera pagkatapos mamamatay ka naman. So, sabi ko, gawa ng paraan kung ano. Kasi, meron naman siyang isang, ano, titulo ng lupa na ano, pwede niya ibenta yung at least paano makakatulong niyo para makauwi siya ng Pilipinas. At sabi ko kahit paano ay bigyan ko din siya ng may tutulong ko na pwedeng halaga na pwede ko para dagdag sa ano, para makauwi lang siya ng Pilipinas. Ay hindi, magtitis-tis daw lang muna siya. Kaya sa ano kasi, mag-isang buwan na siya sa 29. Tis-tis lang daw siya kahit ilang buwan tingnan daw niya. Eh, sabi ko, make sure yung health niya na ayos. Kasi ngayon, meron na raw siyang bed, kaya mas okay-okay na yung kanyang tulugan. At yung likod niya, hindi na ganun daw kasakit. Sabi niya ganun, kasi may higaan na siya ngayon. So, pero yung pagdudual, hindi na daw ganun kasakit. Ewan ko lang kung dumudugo pa, hindi niya nasabi kagabi eh, no, sa ano namin, conversation namin. But araw-araw meron siyang pasa dahil sa sobrang pagod daw. Sobrang work. O sige po, ganun na lang po. Kaya kayo po, make sure na na-safe yung pupuntahan yung bansa at yung inyong amo. At saka yung make sure na marunong kayong mag-alaga sa health nyo dahil wala kayong matutulong tutulong sa inyo pagdating sa abroad kundi sarili nyo lang. Kaya dapat marunong kayong mag-alaga ng sarili nyo. O sige po, thank you and subscribe to my channel. At maraming salamat sa mga nagwa-watching. Thank you po.